For the wrath of God is revealed from heaven against ungodliness and unrighteousness of men, whom by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. So, paano pinakita? Sa nature. So, every time we see yung creation, trees, the sun rising, the mountain, it means that there is God. Kaya po ang science were created to prove that there is God. And now na-twist na ang definition ng science at naging counter na sa true intent ng science. Science dapat ang mag-enhance ng beauty ng creation o ng ginawa ni God. And now science ay ginagawang instrument ng kalaban para sirain ang understanding about God. Pero ang creation, lahat ng nakikita po natin, when we see it, it means that there is God. So, in judgment time, we cannot say, Lord, di naman kayo nagpakilala sa akin. Well, sasabihin sa iyo, nakita mo ba ako ang aking creation? Then you are guilty. At hindi lang yun. Even in our conscience, assume na hindi mo napansin na kilala ang Panginoon sa creation, but God revealed inside you in your conscience. And so another argument ni Apostle Paul, sabi niya sa Romans chapter 2 verse 14, for when the Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are law to themselves, even though they do not have the law. They show the works of the law is written in their heart, while their conscience also bear witness, and their conflicting thoughts accuse them or even excuse them. So we have conscience. Sa argument kasi dito, ang context ng passage ng Romans 2, kahit daw ang mga Gentiles walang law, I mean yung law defining is the Mosaic law, they know the law of God through their conscience dahil alam nila, lahat ng nilalang, well, when you say Gentiles, lahat ng nilalang, alam natin ang tama at mali. And so, even yung walang background ng mga itas or mga taga-bundok, alam nila ang tama at mali. And so they know what is good and bad. And so they know that there's God. And the fact na alam nila na may Diyos, the only way, mali yung method nila ng worship. So built in sa ating pag-iisip that there's a God. And even in our heart, nalalaman natin, teka man, dito ah. Parang kinokontradict ko ang highest being, even though hindi natin define dahil wala silang Bible, and yet we know that there's God. So God revealed himself generally to all. Kaya ang anong effect ng truth na yan? The value of general revelation for non-believers, wala tayong excuse or guilty. So in judgment time, sasabihin natin, well, hindi po namin narinig ang gospel. Sasagot lang sa iyo, di ba alam mo in your heart that there's God sa inyong konsensya? Kaya mo nga nalalaman ang tama at mali. And another thing, the creation, you know that there's God. Sasabihin sa iyo, sa judgment time. So wala tayong excuse. Very cheap excuse. Siguro hindi ka makakapag-excuse sa heaven. Lord, di ko kayo kilala. Hindi kayo nagpakilala. Wala siguro mga katagsabi ng God. And for believers, of course, we more worship the Lord every time we see the creation, di ba, na naging Christian na tayo. Kapag nakita natin ang creation, wow, praise God. And even tayo mga Kristiyano, pag yung konsensya na natin is nadidefine na ng tama, we understand na mali ang ating ginagawa.
Now, general revelation para sa lahat ng tao, pero may special revelation. At God revealed Himself only sa mga taong gusto niyang i-reveal ang kanyang sarili. First, during those Old Testament times, yung personal encounter. Personal encounter, of course, si Adam kasama si God. Exception si Adam kasi kasama niya si God. They walk sa Garden of Eden. Si Abraham, God revealed Himself. Si Enoch, and then so on. And si Moses, God revealed Himself kay Moses sa burning bush. And marami pang circumstances sa Old Testament that God specially revealed Himself sa particular mga tao. And another thing, God revealed Himself specially na yung makilalaman, ibig sabihin mighty acts of God, yung malalaman nyo natin na ito ay gawa mismo ni God. Yung mga mighty acts ni God. Kagaya ng Red Sea, di ba, bumuka yun, we know that it's really the hand of God. Yun sa Egypt na nangyari, we know it's really a mighty act of God. So God revealed Himself dahil nalalaman, oh, ang Diyos ang gumagawa ng mga action na to. So alam natin na God revealed Himself. And yung propositional revelation, this is broader, pero ito yung pinakamalaking scope. Lahat ng sinabi ni God sa mga prophets, kay Moses, hindi naman nasulat lahat yun. Eh. Ang nasulat lang sa Bible, yung kagustuhan ni God na masulat. And so yung propositional revelation, it covers lahat ng sinabi ni God sa mga prophets, sa mga man of God in the Old Testament. And so, ito yung coverage. And meron ang the best or special revelation is yung incarnation when God revealed Himself in the flesh. At ano yun? I think you should know this. Ito yung revelation ng kanyang son. When Jesus is born in the flesh, the Son of God revealed Himself in the flesh. Kasi sa Old Testament, God keep on revealing Himself through different method. But finally, God revealed Himself, siya mismo, when siya ay nagkatawang tao. So, di ba, remember sa prologue ng John 1:1, in the beginning, God binago ni John, yung context, not really binago, but itinerary, the Word became flesh and dwells among us. So it is Jesus. In the last days, God has spoken to us through His Son. Kasi dati, God only spoke through prophets, to Moses, to other men of God, but this time, God spoke through His Son, and Son began flesh. So the best revelation really is yung incarnation. So ano po ang effect ng incarnation? In real sense, yung special revelation, it brings salvation to those who will believe, sa lahat ng mga believers, future believers. At may condemnation na sa mga unbelievers. Kasi kasi dito lahat mabibase when we will be judged sa word ni God, which is in word ni Jesus Christ. So, ito yung progression ng mga revelation ni God until lahat ng revelation ay sinulat. So, yun yung God's word, lahat ng revelation, sinulat na, put into writing. When Jesus ascended to heaven, most of the words spoken by Jesus were put into writing by His disciples and become part of the New Testament. So remember yung gospel, yung storya niya, sinulat ng mga kanyang apostles.
And so yung first generation Christians, yung ibig sabihin nun is yung after apostles, they considered yung Jewish Bible, ito yung mga Old Testament, and combined it with Jesus' apostles' letter and become the scripture. So may Old Testament niya, New Testament. And it becomes canonical o yung tawag natin teachings of God. At ang tawag natin ay Biblio or Bible. So, doon po na-develop ang Bible, din yung progression niya. So, it's a brief history ng development ng scripture. And, yeah. So, yun. And so, bakit sola scriptura, bakit scripture alone? Because God only revealed himself through the Bible at not through traditions of men, not through teachings ng mga leaders, but only through the Bibles. So now, we will prove yung inspiration. Ano po ba? Ito yung ontological part. What's the Bible? Ito po ay scripture or God's breath. The scripture is God's breath. Hininga ng ni God mismo. All scriptures is God's breath. In literal sense, in literal sense, we need to understand it. So, sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scriptures is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, yung sinabi dito, all scriptures, ibig sabihin lahat. Lahat ng nakasulat sa Bible is breathed out of God. And so, we will go on to details of that. At yung Bible daw ay useful sa atin, profitable, para sa ating understanding, teaching, for reproof, ibig sabihin for correcting others, at pagpapatunay that there's God, for training of righteousness in walk of holiness, and sabi sa Bible, sabi Bible, so that we will be complete. So the only way for us to be a fully sanctified Christian is only through the Bible, kaliwanag sa ating scriptures, and not only that, for every good work, so that we could apply these things, the teaching of the Bible alone. Okay, yeah, that's why we will focus on scripture alone. So all scriptures is inspired by God. Sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21, sabi ni Peter, knowing this first of all, alamin niyo muna, unang-una sa lahat, that no prophecy of scriptures comes from someone's own idea, for no prophecy was ever produced by the will of man, but man spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Okay? So, scriptures is breath out of God. Yun yung compatibilism. Ito yung compatible daw ang mga nagsulat at yung divine sovereignty. Ibig sabihin yung divine sovereignty at human agency works together, compatible. So, God worked in a sovereign way so that human write exactly what God wants them to write. Kung anong gusto ni God, since God is sovereign, na isulat, yun ang nangyayari. And at the same time, kung anong gusto ni isulat ng human, ng writer, ng apostles, ng Moses, and all these prophets, gusto nilang isulat ayon sa pagustuhan nila. And yet, yung nasulat nila is really yun ang gusto ni God. So how these things work together? Well, of course, by the power of the Holy Spirit. So, sabi dito, they write out of their own heart. Ayon sa kagustuhan ng kanilang puso. What they choose to write, but every word they write is exactly as God wants it to be. Because they are moved to write it that way. So, in Holy Spirit ang nag-guide kung paano gusto nila isulat. That's why you will notice different genre, different point of view
Kung si Peter, Peter is really a fisherman, and if you will compare kay Paul, yung structure ng writing ni Paul is arranged dahil edukado siya, and yet kay John or Peter, hindi masyadong arranged kasi they did not go through real study in writing, and yet it's all God's word. Minsan galit si Paul dahil yun ang nature niya, and even si Peter. So the different style of writing, and yet all this writing is God's word. So they write from their own heart, especially si James. If you study the book, letter to James, wala pong structure in terms of Greek writing. And yet that's how God's wanted to be. Hindi concerned, I'm not sure, hindi naman concerned si God kung hindi edukado masyado si James dahil walang structure yung Greek writing niya, and yet yun yung mismo salita ni God. Kasi si Paul, if you will notice, naka-organize yung thoughts. If you will read it in Greek, magkakasunod yun. Kaya napakadaling intindihin when you will read it in Greek. Kaya ito nga sa 1 Corinthians, sabi, chapter 2, verse 13, which things we also speak not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual talk with spiritual words. So ito maliwanag na yung mga writers, they wrote ayon sa kanilang kagustuhan, and yet at the same time they were being guided by the Holy Spirit. And so that's why they work together, human agency and God's sovereignty. So not only God does give us knowledge of revelation, but the Spirit gives us word to speak that revelation, word to communicate that revelation. So it's really the work of the Holy Spirit, and yet nasusulat nila ayon sa gusto. To have a better view, nakapag-testify na ba kayo o testimony sa mga ibang tao? Well, you will notice, kapag nagte-testify tayo sa ibang tao, suddenly, lahat ng mga Bible verse lumalabas na lang sa ating isip. Kahit hindi po natin memorize, hindi nga natin maalala ang mga kinain natin kagabi, kung anong ulam natin, and yet when we testify to others, biglang naaalala natin yung memory verse, naaalala natin yung passage. Why? Because the Holy Spirit working in us. So, naintindihan yung how these things work. So, ang problema, kapag di tayo nagbabasa ng Bible, walang paghuhugutan ng knowledge, data bank, ika nga, ang Holy Spirit, dahil ginagamit na rin kung ano yung natutunan natin. So napakahalaga ng bawat believer, ng bawat Kristiyano na magbasa ng Bible. There are two ways of reading the Bible. One is devotional, kung saan every day mong ginagawa and God speak to you through that passage, and at the same time, yung slow reading na tinatawag, and yung fast reading na ginagawa mo rin dapat every day, is yung just binabasa mo lang. So that makikita mo yung the whole picture ng Bible, dahan-dahan, or they call it fast reading, kasi dire-diretso lang. Hindi mo naman siya, iniintindi mo lang siya, pero hindi ka nagde-devotion. At the same time, iba yung reading ng devotion. So, yung scriptures is verbal and plenary inspiration. So, anong ibig sabihin niyan? Verbal inspiration refers to the language of the autographs, the original writing, the actual grammar, the syntax, the word chosen, were the result of God's outbreaking. So, yung Bible daw, yung verbally inspired, yung pinaka-inspired is yung
original writing, yung mismong sinulat ng mga writers, mga apostles, mga Moses, mga prophets, and other minds of God. Bawat pagkasulat nun, yung actual grammar, yung syntax, yung arrangement ng words, yung words na ginamit, ay lahat yun is God's word. Yun ang gusto mangyari. God. But not the translation, technically speaking, that inspired, but it's the original writing. Yung inspired lang talaga is yung original writing. Pero yung translation is hindi na inspired in a sense, but hold on that, we will explain, kasi translate na yun. But we could say it's really 98 to 99% accurate. So we consider it still as God's word. Well, verbal plan, plenary, di ba, sa Congress sa Pilipinas, pag nagkakaroon ng general meeting, ang tawag sa general meeting is plenary session. So, napapatawag ng Congress, bawal umabsent ang congressman. Plenary meeting. Ibig sabihin, lahat. So, ibig sabihin, plenary refers to all the words in the Bible. Lahat ng words sa Bible, not just parts of the Bible, but all of it is God's breath. All the books in the Bible, in all their parts, are the product of God's outbreathing. Okay? Lahat po yun ay salita mismo ni God. Lahat. So, reliability of the scripture. Eh, sasabihin natin yung translation na yun. You mean yung translation na yun is not really God's word, but still reliability. Still reliable. The scripture is reliable in so many aspects. Even though we don't have the autographs or the original manuscript written by original writers, the scripture is still accurate almost in every word. Let's say 99%. 98 to 99%. Well, anong gagawin natin? So 1%. The remaining 1% can be found in different translation. Thus, most Bible scholars can say that the Bible we have right now is very, very close to the original manuscript. How to study the scriptures? Most of us use the word-for-word translation like ESV, the latest King James Version, Revised Standard Version, these are thought for thought. And sinulat yun word for word, word per word. So kung paano yung Greek, translate lang nila into English. Ang problema is you lose the idea when you translate it word for word kasi sa ibang language, kapag translate mo yung English, walang sense. So, for you us to understand the true meaning ng passage, ng text mo, ng verses na yun, is to check it in other translation. So, pagtatanong, anong the best translation? Well, walang makapagsabi really. But, in a sense, you need to check other translation. So, after you, the usual we use is yung word for word, and then we check the idea, how it is said. Doon po papasok yung thought for thought, and then yung NIV, yung other, kasi, for example, for us to understand. Yung Psalms, kapag translate mo word for word, like King James Version, or ESV, or RSV, nawawala po yung sense kasi nagiging rough. Yung meaning, hindi natin makuha yung Hebrew art of explaining it kasi may meaning yun. That's why we referred to
thought-for-thought translation. So ang ginagawa ng mga nagsulat ng mga thought-for-thought translation is yun kung ano ang gustong sabihin. And ang problema lang sa thought-for-thought sabihin is yun yung kanilang perception. That's why we should always check other translation. Now, I love to discuss these things na although haba tayo. So, gaganon po ang mag-aral ng scripture. We're not just looking at one particular translation since most of us don't really wala tayong background sa Greek or sa Hebrew. And so, we just depend sa English. And so, for us to understand truly English, check din natin yung other translation. Now, yung credibility, reliability of the scriptures. Sinasabi ng iba na, well, hindi naman totoo yan. Kailan lang sinulat yan? There's a movie long time back, yung Dan Brown saying that 38 lang to in later times. Well, hindi po totoo yun. Konsepto lang yun ng isang writer at ginawang seryoso ng mga I would say, mga galit sa Bible. Well, but thousands of ancient biblical manuscripts. Alam niyo ba that there are now around 6,000 surviving manuscripts of New Testament alone, New Testament. May mga pieces ng mga translation in other languages and mga ang accuracy is nakuha pa nila itong mga pages na to around 200 AD, 400, at tinago to sa mga monasteryo. So, authentic pa rin to. And ito ang nagpo-prove na hindi katang-isip ang Bible, kundi talagang may proof na ito ay writings in the past. At napakarami ng ebidensya niyan at dinideny pa rin ng tao. The problem is walang nag-expose, walang nagkwento, walang nag-iistorya na ng mga newscaster or historian na mayroong tunay na patunay na ang Bible ay nilikha o sinulat long time back. At hindi po ito ginawa lang ngayon. And then biblical, itong kagandahan nito, itong miracle. Biblical scholars cross-check similar manuscript and the result are, the difference are very small, only spelling or writing style error, but the word are still the same. So, ibig sabihin nun, yung Bible nating hawak ngayon, may nakita long time back, around 500 AD, in different language, and when they translate it sa present time, halos pareho pa rin. Wow! Well, siguro, faithful din nagsulat, ginaya niya pa rin yung nagtra-translate. Well, hindi po yun. The truth is, the Holy Spirit really is working na pinipreserve niya ang kanyang salita. And so what we have now, the Bible, is still the Bible in the past. And the difference, yung difference ng ancient manuscript, very minimal, even kahit ngayon. So marami pong language yung mga surviving manuscript. May Syriac, ito yung language ng Middle East, around Syrian part, kasi sila po ang mga unang naging Kristiyano. And so they preserved and nahanap pa rin natin Aramaic, Latin, Arabic, Nabatian, ito yung babandang Middle East sa Saudi Arabia. So na-preserve yun. And if you will read it, kagaya, later I will tell, kagaya ng mga na-discover, pag-translate mo sa English, pareho pa rin. So it means that God really is saving his words even until now.
Hindi lang manuscript, mga archaeological findings to support the biblical recording. Kasi sinasabi nila, eh, wala naman, hindi naman totoo yan, yung Bible, kasi wala naman historical significance. Hindi po totoo yun. Ang dami ng evidence, there are thousands of archaeological facts to prove the reliability of the scriptures, the biblical names of places, persons, and events. I think na-discuss to before sa long time back sa Pastor Roderick. But maraming examples and mga stills. Yung stills is yung mga sinulat sa bato ng mga hindi Hudyo, and yet it says yung presence ni Yahweh or ng Israel, kagaya ng sample dito, ito is still na nakuha long time back, at sinasabi dito yung word na nila sa picture is sons of David. So it's an ancient Hebrew writing na nakuha rito describing sons of David, at natalo daw nila. So historian yung gumawa nito, yung mga bato. And not only this part, maraming skills o maraming mga nakasulat sa bato na saying, natalo namin ang Israel, kami ang nagwagi. So doon pa lang sinasabi na may Israel nation. So sinasabi, at sinasabi pa yung lugar na nag-match sa writings ng Bible. So it proves na yung Bible really is not patang isip, but really a historical event. Okay? So, totoo po yung Bible. Yeah, that's what I want to say. Sadly, this information are not being published in general public. Yun ang masakit po. Hindi pinapaalam eh. Dapat historical proof to eh. Yung mga nakasulat sa artifacts, pero hindi pinapaalam. Kasi pag nalaman totoo yun, then masasabi nila, totoo ang Bible. So ang lumarating lang sa atin ay sinasabi ngayon, which yung mga liberal idealists, yung mga liberal na ang understanding na kaniit lang yan Bible late in later times. Well, hindi po totoo dahil maraming evidence. And then, original writings were written by people preserved. So, preserved po yung mga writings. The original manuscript were written in papyrus, animal skin, and other medium available during this time. So, that time, wala pang paper. Hindi pa nakarating sa modern times yung paper. So, sinusulat po nila as papyrus. Yung papyrus is yung parang pinatuyo na ginagamit sa Egypt. Eh, I think alam niyo to, meron ng mga ganito ngayon. Animal skin and other medium, yun nga yung mga bato. And we're very much aware of those writing medium easily deteriorate over time. So since madaling mag-deteriorate o masira, so yung mga Jews, they translate the manuscript faithfully. In fact, magdadasal sila 7 times yung mga translator, mga scribes na tinatawag, and then they write. And meron pang nag-check na mga priests in the Old Testament to check yung accuracy. So, biblical translation, scribe carefully translate each word with accuracy, every dot, every iota, every space have gone through rigorous review of their readers. So, when they, pag, siyempre nabubulok na yung animal skin, when they translate it, ganun pa rin ang pagkasulat. Ang difference lang, konting kama, nalimutan yung period, yun lang. Which is amazing, hindi po ba? Remember, sabi ni Jesus, even an iota is nalimutan, is really kasalanan na.
anong ibig sabihin ng iota is Greek war language. Iota is parang ilang na patundok. Pag inalis mo yung iota sa language ng Greek, mag-iiba ang meaning. Kaya sabi ni Jesus, pumalimutan mo yung period. Hindi na kasi period lang yun eh. Sa English, period lang. Pero sa Greek language, it's really a word. So pag nalimutan mo yun, mag-iiba na ang meaning. So sabi ni Jesus, kung pumalimutan mo isang word, then you are really violating word of God. So every word of God is important. So yun yung argument. At ito yung pinakamaganda, yung Dead Sea Scroll. So sinasabi natin na ng iba, well, hindi po totoo yan, kailan lang sinulat ang Bible. Well, itong ang pinakamagandang nangyari, which is noong 1947, ito yung greatest discovery of modern times is yung Dead Sea Scroll, which is discovered around 1947. So meron shepherd, nag-aalaga ng mga tupa, naglalakad sa Dead Sea, sa mga mountains doon, and then he stumbled upon the cave at may nakita siyang mga scroll. Yung scroll kasi dati hindi po naka-codex, hindi pa yung Bible form, kundi nakabilog lahat ng mga writings. And so na-discover niya to at ni-report sa kanyang leader. And so ni-report naman sa Jewish authority o yung in charge sa mga artifacts. And then they dig some napakaraming butas, around 400 pages yata. And they found out na may mga old writings doon. At ang kagandahan nito, dito sa Qumran community, ang tawag sa original nito, ay mga writings during that time, 400 BC pa, before Christ, up to 100 AD. And composed ng mga Old Testament writings, apocryphal books, and din din, and records of general light ng Qumran community, ng Christian community. At ito ang magandang nangyari. Amazingly, the scholars translate these ancient scriptures and surprisingly identical to our present Bible translation. Yeah, specifically yung Isaiah. Nasa Israel po yan ngayon. Yun lang yung pinakita nila sa mga Dead Sea Scroll. Yun yung writings ng Isaiah. Kapag translate niyo into English, halos kapareho pa rin ng Bible na yun. So truly, God is working to preserve the scriptures for our good and His glory. So, God, si God mismo, ang Panginoon mismo, ang gumagawa ng paraan, kung anong sinabi niya thousands years back, is yung pa rin ang nababasa natin sa Bible. Kaya, we're trying to defend ang scripture is really God's word. And even the New Testament are written by actual witnesses. So, yung New Testament is not really a hindi lang to religious book ng mga Christian, but really a historical fact. Dahil sinulat to ng mga writer na nag-witness kay Jesus mismo. Ando dun mismo si Jesus. Nung sinulat, sila ay witness mismo ni Jesus na sinulat, kaya actual yung pagkasulat nila. So yung four gospel were written around 40 to 60 years after Jesus' resurrection. And then yung writing ni Paul's naman 50 to 20 years after Jesus' resurrection, and yung iba pang writers at kinumpirm to ng mga church father. When you say church father, ito po yung first generation Christians, yung mga apostles, mga disciples ng apostles. At you will see na na-discover yung mga writings nila, nila Polycarp,
Irenaeus na nasulat, sinasabi nila, apostol ako ni John. At yung sinulat niya really is accurate. So may witness, marami din ang may witness, napakaraming witness. And it's written to confirm na yung Bible na ginagamit natin is talagang sinulat ng apostle with respect sa New Testament. Okay? And so sabi sa 1 Corinthians, then he appeared to more than 500 brothers at one time and most are still alive, though some are dead. So maraming witness, actual witness. There's a movie, mahabang story ito. Meron isang writer na pinuprove niya na hindi totoong Bible. So ginawa niya, investigative journalist, I hope mapanood niyo yun someday. True story ito. Pinuprove niya, since investigative journalist siya, pinuprove niya, hindi, yung Bible, gawa-gawa lang yan. So ginawa niya, nag-research siya, chinek niya. Well, finally found out, totoo. Totoo yung Bible dahil ang nasulat nito, mga witness mismo. Okay?